Mabilis ka bang nauuhaw? O mabilis ka bang nagugutom? Ang mabilis na nauuhaw at mabilis na nagugutom ay sintomas na ikaw ay may diabetes. Ito ay para sa iyo at para sa mga taong mahal mo sa buhay. Panoorin mo ito. Maraming tao ang naghahanap ng pinakamainam na dieta upang mapanatili o makontrol ang kanilang timbang. Kabilang dito ang mga taong may diabetes dahil palagi silang naghahanap ng mga masusustansyang pagkain upang idagdag sa kanilang dieta. Marahil ay narinig mo na ang isang tool sa dieta na tinatawag na glycemic index. Ano nga ba ito? Paano makakatulong ang mga low glycemic na prutas sa mga diabetic? Ano ang glycemic index? Ang pag-uuri ng mga pagkain ayon sa kung gaano kalaki ang pagtaas ng asukal sa dugo ay tinatawag na glycemic index. Hindi ito isang plano sa dieta, isa lamang ito sa maraming paraan upang mamili ng pagkain tulad ng pagbibilang ng mga kalori o pagbibilang ng mga carbs. Karaniwang ginagamit ng glycemic index test ang index bilang batayan para sa pagpaplano ng pagkain. Kadalasang inirerekomenda ng mga doktor ang pamamaraang ito ng pagpaplano ng pagkain dahil mabisa ito sa pagkontrol sa mga antas ng asukal sa dugo. Kinakalkula ng mga nutritionist ang mga numero ng glycemic index sa pamamagitan ng pagmamasid kung paano nagbabago ang asukal sa dugo ng isang malusog na tao pagkatapos ng pagkain na naglalaman ng mga carbohydrate. Matutukoy nila kung saan nahuhulog ang isang pagkain sa sukat na 0 hanggang 100 sa pamamagitan ng pagsubay na magbawas ng timbang at maiwasan ang mga sakit na naugnay sa labis na katabaan kabilang ang diabetes at sakit sa puso. Ano ang ibig sabihin ng mataas at mababang glycemic index? Ang mga pagkaing may mataas na glycemic index, GI, ay madaling matunaw o mas madaling maproseso sa glucose na nagiging sanhi ng pagtaas ng mga antas. Sa pangkalahatan, ang mga halaga ng mga pagkaing may mataas na glycemic index ay mula sa 70 pataas. Ang mga taong may diabetes ay nakakaranas ng pagtaas ng asukal sa dugo. Bilang karagdagan, ang mga pagkaing may mataas na glycemic index ay maaaring maging sanhi ng isang spike ng insulin na humahadlang sa mabilis na carbohydrates. Maaari itong magresulta sa pagkagutom sa loob ng 2 hanggang 3 oras na nagiging sanhi ng paghahanap ng tao ng mas maraming pagkain. Kasama sa mga pagkaing may mataas na glycemic index, ang puting tinapay, mga inuming matamis, biskuit, patatas at dalandan. Samantala, dahan-dahan namang natutunaw ng katawan ang mga pagkaing may mababang glycemic index. Dahil dito, mas mababa ang posibilidad na magdulot sila ng biglaang pagtaas ng blood sugar level. Ito ang dahilan kung bakit mas mabuting alternatibo ang mga ito para sa pagpapanatili ng stable na blood glucose level. Mas mahabang panahon mo mararamdaman ang pagkabusog sa pagpili ng pagkaing may mababang glycemic index kaysa sa pagkaing may mataas na glycemic index. Mas mababa rin ang posibilidad na makaramdam ng gutom bago ang iyong susunod na kain. Higit pa rito, maaari ding mapabuti ng low glycemic index diet ang iyong kabuuang kalusugan at makatulong din sa iyong pag-iwas sa ilang sakit. Mainam na pagpipilian para sa iyong diet ang mga prutas at gulay na may mababang glycemic index na nasa pagitan ng 1 hanggang 55. 5 prutas na may mababang glycemic index. Mataas sa fiber at sugar content ang mga prutas na may mababang glycemic. Dahil ito sa mataas nilang fiber at fiber-related compounds tulad ng pectin na nagpapabagal sa pagtunaw. Mansanas. Ang mga mansanas ay may bilang na 39 na glycemic index at mainam din sila para sa pagbabalance ng iyong gut microbes. Mayaman din ito sa fiber na nagpapanatili sa iyong busog at maaari ding makapagbigay kasiyahan sa iyong sweet tooth. Nakakatulong din ito ang mapababa ang iyong timbang dahil sa mayaman ito sa fiber. Cherry. Ang mga cherry ay may glycemic index na humigit kumulang 20, na isang magandang numero para mapanatiling matatag ang mga antas ng asukal sa dugo. Mataas din ang mga ito sa antioxidants at immune boosting, vitamins, at masarap din sila bilang merienda. Mga ubas. Ang mga ubas ay mayaman sa hibla sa laman sa kanilang balat. Mayroon silang glycemic index na 53 at mataas din sa vitamin B6 na mahalaga para sa paggana ng utak at pag-stabilize ng mood. Strawberry.
Ang mga berry ay kapaki-pakinabang para sa mga diabetic dahil naglalaman ang mga ito ng mas kaunting asukal kaysa sa iba pang mga prutas. Mataas din ito sa fiber. Ang mga strawberry ay may glycemic index na 41 at naglalaman ng mas maraming vitamin kaysa sa isang orange. Ang mga strawberry ay maaaring kainin ng mag-isa, idinagdag sa mga smoothies o salad o idinagdag sa mga dessert. Peras. Ang mga peras ay may glycemic index na 38 at naglalaman din ng higit sa 20% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangang fiber. Ang mga prutas na ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng iyong timbang. Napapangalagaan na ang diabetes, nakakatulong pa ito sa mga gustong magbawas ng timbang dahil sa kanilang mataas na fiber content. Bagamat nakakatulong ang glycemic index sa pagkonsumo ng mga prutas na may mababang glycemic index, mayroon din itong mga limitasyon. Ang pagsukat ng glycemic index ay hindi sumasalamin sa dami ng pagkain na iyong kinakain. Huwag kumain ng marami, kahit ang pagkain ay may mababang glycemic index, maaari pa rin itong magpataas ng mga antas ng asukal sa dugo. Upang malutas ang problemang ito, binuo ng mga siyentipiko ang konsepto ng glycemic load. Tulad ng glycemic index, ito ay isang numero na nagpapakita ng pagbabago sa mga antas ng glucose sa dugo pagkatapos kumain. Ang pagdaragdag ng mga prutas sa iyong dieta ay maaaring makatulong sa pagkontrol sa iyong diabetes. Ngunit ang lahat ng iba pang mga faktor na nakaka-impluensya ay dapat ding isaalang-alang. Ang buhay ay isang balansing pagkilos at pagkain ng masustansya at pananatiling aktibo. Tinutulungan ka ng glycemic index na kumain ng masustansya at suhestyon ng masarap na pagkain upang makontrol ang iyong asukal sa dugo at gumawa din ng mga pagpipilian ng pagkain na nagbibigay kasiyahan sa iyo.